Grabe, as in, ang ganda-ganda na talaga nila, guys. Ayan, ang ganda. So, eto, actually, baby lang to eh. Tapos, lumaki na lang. Kuring namatay na ninyo, sobrang dami na ang mga baby guys, dyan. At lumaki ko na to dito sa malaking pot. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sarah G. Smith, and if you're new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and paklik na rin ang notification bell para ma-update kayo every time meron tayong mga bagong upload. So today guys, gusto kong pagtripan yung eto ang pinakamagandang succulent. Lahat sila magaganda. Pero eto yung agaw pansin kasi, yung Echeveria Afterglow. Kasi sobrang glow-glow talaga siya. So, ayan siya guys. Ang lahalakan niya na. So, gusto ko na ilagay siya guys sa malaking pot. Nag-monocarpic siya. Yung kasama niya. Ayan. Tapos may mga kababyhan sa likuran. Ito na lang para ipakita ko na lang sa inyo guys. So, ito yun guys. Naalala niyo to na nag-monocarpic to. So, yung kumbaga yung pinaka-center ng rosette. Dito lumabas yung flower. So, ibig sabihin nun, monocarpic. Hindi lahat ng mga Echeveria, ng mga rosette, nag-monocarpic. I think for sure lang, Afterglow lang yung alam ko, nag-monocarpic. Mamamatay siya eventually, pero may mga bagong tubo naman na pinuproduce yan before siya mag-die off. Ito yung nangyari sa kanya. So, nung palabas na yung flower niya, sa kalagitnaan, like dito siya tumubo, medyo palabas na siya guys, pinutol ko siya. Hindi na lahat ng nutrients mapupunta dun sa flowers. Tinigil ko yung pag-grow niya para lahat ng nutrients guys mapupunta sa mga kababyhan sa likod. So, ayan, kung napapansin ninyo, sobrang dami na ang mga baby dyan at lumaki na rin sila. Hindi ko alam kung ilan ba yung mga kababyhan dyan. Pero yung gagawin ko kasi guys, since tingnan nyo naman, dalawa sila dyan sa pot na yan. Kung napapansin nyo, eto, sobrang laki na. Mas malaki pa siya sa pot. Awkward kasi pag dalawa sila sa pot na siksik na sila sa... parang nagsisiksikan sila dyan. Tapos lalo na may mga kababyhan na. Tapos may plano ako na siguro ikakat ko na lang yan. Mapupunta na lang lahat doon ng mga nutrients dito sa mga kababyhan. Tanggalin na lang natin ilalagay. Yan. Eto yung pinaka-first ko na ano, na succulents na nagustuhan. Pili ang dami ko na nakuhang cuttings dito. Tapos, yung pinaka-mother plant nito guys, nilagay ko rin sa, ano, sa ground. Kung mahanap ko pa ang mga pictures ng mga succulents ko, ilalagay ko yan dito. Pero, I think meron eh, ang picture ng pinaka-mother plant na to. So, eto, actually, baby lang to eh. Tapos, lumaki na lang. Kuring namatay na ganito. So, from one... So, ayan guys. Ayan na siya. Kung sa malapitan, ayan, ang laki niya na talaga. Tingnan natin yung likod. Ayan. Klarong-klaro yung mga kababyhan dito, guys. Oh. Ang dami pa. Ang dami pa mga maliliit na lumalabas. So, ayan guys. Tatanggalin na natin to sa pot na to. Dapat sobrang ingat talaga. Kasi... yung roots niya guys, naka-curve. Ayan oh. Naka-uusli dun oh. So, nandito yung puno. Kaya, ingatan natin ng mabote. Ayan, there you go. So, meron na rin siyang isang baby oh. Kaso isa lang. Isa lang talaga. So, ito siya guys, oh. Nilinisan ko na siya. Ika-cut ko siya guys, dyan banda, oh. Sa gitna. Para yung matira, mga baby na lang. Ito kasi yung original na stem niya. Tapos, gumanon siya. Tapos, ito yung nag-monocarpic. Tapos, ito na yung mga kababyhan. So, kailangan ko siyang ika-cut. So, may nasama tayo, guys. Isang baby. Pero okay lang yan. I-cut na lang natin.
So, ayan na yung pinaka-mother plant. Tapos, yung itong baby na to na nasama sa pag-cut. So, okay lang yan kasi panibagong baby naman yan eh. So, pwede naman ma-propagate yan. So, lalagyan ko muna guys ng cinnamon. Ayan. Cinnamon naman, ito yung nag-help na mag-heal sugat sa halaman. Iwas din yung pagrarak at iwas din ng bacteria. Lalagyan natin guys ng tulo ng kandila para kasi ma-seal yung sugat dyan. And para na rin kasi guys, pag if in case na mabasa siya, at least hindi siya malagyan ng tubig. Guys, lalagyan ko ng fertilizer pero hindi ko muna babasain kasi medyo maano naman, moist naman yung soil niya. Ayoko kasi nabasain muna, baka kasi alam mo yun pag sinugatan ko kasi, kaya hindi ko muna siya ibabasain, tapos hindi ko siya ilalagay doon. Lalagay ko lang muna siya sa under the shade para hindi siya mabasa ng ulan kasi uulan mamayang gabi tsaka bukas. So ayan na, so eto na guys, oh. So, tinanggal ko yung mga ibang baby na medyo awkward yung pagtubo. Meron tatlo dito, guys, na tinanggal ko dito. Nakarami tayo. So, ayun na, guys. Ilalagay ko na to dito sa malaking pot. Eto, yung pot na to, yung terracotta na to, guys. Ano na, old na terracotta lang to. Na hindi naman ginagamit. Ni-recycle ko na lang. So, ayun na, guys. Eto na. Nabigyan na natin ng panibagong pot ang pinakamagandang Caviaria Afterglow natin. So, ayan na siya. And then, eto na yung baby natin na nakuha dun sa nag-monocarpic na mama plant. So, actually, yung ginamit ko na soil, same soil lang din, guys, na ginamit ko nung last time. If you wanna know the soil mix na ginagamit ko and fertilizer, ilalagay ko, guys, yung link sa baba. So, ayan na lang guys. Once again, this is Sarah G. Smith. And ingat-ingat kayo guys. Bye! Ang mapapansin nyo guys, ang gaganda na talaga nila. Grabe, as in, ang ganda-ganda talaga nila guys. Ayan, ang ganda.